Ini-encode pa ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mahigit 13,000 election returns na natanggap na nila. Mahigit 9,000 naman ang kanilang na-encode na. Live na sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico. Susan, good morning. Nandito nga tayo sa PPCRV Command Center at ito nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagkumpara ng mga volunteers sa election returns at dun sa numerong natatanggap sa COMELEC Transparency Server. So ngayon, nasa 23,420 election returns na ang nasa PPCRV. 9,780 na dyan ang na-encode nila. 21.73% yan ang kabuuang presinto sa bansa. Kaya naman mas nangangailangan daw sila ngayon ng karagdagang volunteer para mag-encode. Lalo't inaasahan din na darating pa ang mas maraming election return mula Luzon ngayong araw. Samantala, as of 9:32 PM kagabi, 105,970 out of 107,785 o 98.32% ng mga clustered precinct na ang nakapag-transmit ng resulta ng botohan. Ayon naman kay PPCRV Chairperson Myla Villanueva, baka itigil din nila ngayong araw ang paglalabas ng update sa resulta ng bilangan base sa transparency server. Yan ay para bigyan daw ng pagkakataon ng COMELEC na mag-announce ng resulta ng botohan. Iginit din niya na sa ngayon, wala silang nakikitang discrepancy o irregularidad sa mga resulta. Susan, sa mga gusto naman na mag-volunteer dito sa PPCRV, ay pumunta lang dito sa PPCRV Command Center sa UST. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.